Eh, grabe! May mga isda sa ilalim! Ha? Meron! Eto, tignan nyo, baka kalabok! Woo! So umalis nga kami kanina ng 12:30 doon sa tinulugan namin o doon sa beach. Ang naging problema eh inabutan kami ng ulan. Yun lang. May trail dito. Putik malambot eh. Strike yung gulong ko sa likod. Okay, andito na ulit kami mga kaalabok sa kusan kami natulog. Ayan. So paalis na ulit kami dito ngayon mga kaalabok pero grabe, sobrang solid yung ano natin no, yung experience natin dun sa sardines tsaka dun sa mga pinuntahan natin ngayong araw. Ayan. So kung gusto nyo din palang pumunta dito ay pwede kayo mag-inquire kila bro Josh. Ayan. So ayan dyan yung pinaka page nila, dalawa. Pwede kayo mag-inquire dyan kung ano man yung mga kailangan nyo at kung gusto nyo malaman at ayan, para pagpunta nyo dito eh nakaayos na lahat, diba? So pasyalan nyo lang yung page nila at puntahan nyo lang sila dun, kausapin na tanungin. Ayan. So sa ngayon paalis na kami dito mga kaalabok. Ayan, pupunta tayo ngayon ng Osmeña Peak. Ang biyahe natin ay mga 1 hour mahigit, pero ang oras ngayon na paalis kami dito is 12:30 na ng hapon. Ayan. So ayan, biyahe ulit tayo mga kaalabok. So kaya tayo didiretso ng Osmeña Peak ngayon. Eh pupunta tayo ng canyoneering bukas mga kaalabok. Ayan, para pag ano, eh doon na lang kami matutulog sa Osmeña Peak. Pag kayang mag-tent, magte-tent kami. Pero pag hindi kaya, pag maulan o malakas si hangin, hahanap kami ng pwede namin tulugan. Okay? So, biyahe na tayo pamunta doon sa Osmeña Peak. Ulan. Okay, mga kaalabok. So umalis nga kami kanina ng 12:30 doon sa tinulugan namin o doon sa beach. Ang naging problema eh inabutan kami ng ulan. Kaya ngayon 3 na kami nakaalis doon talaga. Kasi huminto kami doon, kumain na rin kami doon sa may municipal hall. Ayan. Kaya hapon na dahil dito sa ulan na to, ilang oras kami nagantay doon, nagpatila kami ng ulan dahil baka mamaya eh magkaroon pa kami ng sakit o tarangkaso, mas mahirap, 'di ba? So kaya mas okay na huminto muna kami para nang sa ganun eh mas maging safe lang yung biyahe namin. Mahirap kasi madaling magkasakit yung iba dito sa amin, maulanan lang, maambunan lang eh talagang nakakasipon ubo na. At ayun, kaya ngayon pala kami tumuli sa biyahe. Okay, so doon tayo sa Osmeña Peak pa rin kahit maulan. Tingnan natin kung ano yung mga magiging kagaanapan. Grabe yung view. Ito yung nakita ko sa drone na pinakita ni JM. Ayan, so ilang minuto pa lang nakita na namin tong mga blue bundukin na to. So Osmeña Peak, nakakalamang yan. Yun yung pinaka taas niya, tama ba? Summit kasi, di ba? Yung iba Summit Peak. Tingnan natin.
Eto na, kumapanik na kami. Ayan o, overlooking na dito. Ang ganda dito. Ayan o. Sigurado yung mas maganda dun sa pinakatuktok, pinakataas. Oh, grabe oh! Grabe! Parang yun yung Pescador Island. Yun oh. Grabe! Ang ganda! Mga nag-enjoy na rin lahat, no? Oh. Ang ganda ng mga ano, tanawin eh. Buti ginawa yung kalsada na to. Ang ganda! Huh? Ang ganda! Grabe yan! Grabe! Oh, grabe naman yan! Grabe yung ganda, no? Solid yung ganda dito. Naglag. Naglag yung bag ni Gwis. Grabe yung daan. Ay. Hindi yata nabanggit ni ano to ba? Ni Bro JM na may daan na ganito. Umulan pa. Tsak madulas to. Ano bro? Kaya? Ito mahirap yung kay Bro Jan Pax. Ang liit kasi ng gulong nito. Ganto pa naman yung gagamitin ko din sa PH Loop. Maliit yung gulong. Yung motor ko gagamitin ko eh, si Jeremiah. Ah. Umamoy nga, umamoy. Yung kay Jan Pax din, umuusok yung gilid. Ayan bro, ang lakas oh. Ah, ayan oh, nakita mo? Ang lakas ng usok. Ah. Oh, pahinga muna. Grabe, nangyari sa amin dito. Bro, ano ba problema sila? Ano bro? Ano ba problema sila? Ako hindi. Nakakamay yung amin eh. Yeah, so, umito muna kami dito. Tingnan mo na yung mga motor. Nag-aamo yan eh. Grabe. Sabagka kaya't mahirap. Pero mas nahihirapan ako sa pagtanggal ng helmet. Masakit na ba kasi yung tinga ko? Konting diin lang nung helmet. Kahirapan na. Ang sakit. Meron naman yata ang bagong kagyawat. Wala na ito nung nakaraan. 3 days na nawala. Tapos nagulat ako. Meron na naman sumasakit. Nalaglag yung damit ni Guys. Yung nakaipit doon. Di na malaman kung saan nahulog. Hanggang taas po, hindi na sementado? Hindi. Yan. Tingnan mo, sementado sa tikon. Ah, may sementado doon? Oo. Pandirek, tikon na lang yun. Ah, mga ilang kilometers po or ilang meters po yung gantong ano, gantong. Yan. So, huminto muna kami dito mga kaalabok. Yan. So, si Kuis BP, bumaba muna ulit kasi nagkalaglag yung mga gamit na labahin niya. Hindi niya nakita na doon sa likod.
na natanggal na pala dun sa pagkakaipit dun sa may box. So bali yung daan pala na to eh sinuggest kanina nung isang subscriber na dito nga daw dumaan mas okay daw, pero mukhang hindi. Pero hindi namin alam, hindi pa kami napunta sa kabila. Pero ewan ko lang kung plano na bumalik at lumipat ulit ng daan. Kasi nga, itong daan dito, eh, puro ganito daw hanggang dun sa taas, sabi si tatay. Thank you po, tay. Thank you po. Ingat, ingat. Amping. Ayan. Ano, bro? Plano nyo? Di pa tayo? Magtanong tayo, bro. Bro. Balik tayo? Sa pinasukan natin, magtanong tayo. Ah, babalik. Bababa tayo. Oo, baba tayo, bro. Ano yung pupuntahan natin doon, na daan? Sangi daw, sangi. Sangi. Mas okay daw doon. Sementado daw doon. Sementado. Okay. Yan, so babalik kami dito. Baba na rin kami. Para makadaan kami ng mas okay na daan. So, babalik kami ngayon. Mag-iiba kami ng daan. Andito na din si Kuya VP. Yeah, so siguro hindi nakaintindihan kanina tungkol dito sa daan o hindi kabisado rin ni bro yung nagturo. So yun, mga possible na ano, ganun talaga adventure yan talaga yung mga nangyayari minsan na kahit na anong magpe-prepare pagka sa kalsada eh hindi natin masasabi yung mga ibang pwede mangyari kahit ngayon mga cellphone eh, di ba? May mga error minsan, lalo yung mga ways na ginagamit natin o yung mga map na ginagamit natin, talaga hindi natin masasabi yung lahat, di ba? Ako lang yan, ganyan talaga adventure. Dahan-dahan muna tayo, lakad ko muna to, mahirap na. Bababa naman te. Dito tayo sa kabila. Medyo mas maganda daan dito eh. Oh, diba? Nakatibid tayo sa gas. Yun ang light hawk. Asira din. Serious. Ayun, Alegria daw. Mas okay yung daan. Ayun, nagtanong-tanong kami dito sa kanila. Ayun nga, tinuro sa amin dun sa Alegria. Doon na lang daw kami dumaan. Mas sementado daw yung kalsada dun. Kaya, doon kami. So, bali, tama pala yung sinasabi ng subscriber sa Alegria. Yung daan daw. Yung daw binanggit, sabi ni Bro JM. Yung pala sinabi sa kanya. Kaso, nagkamali lang ng pinin na map. Kaya dito kami nadaan. So ibig sabihin tama yung sinabi ng subscriber. Ayun, di nga lang naging maayos yung ano sa pagkakapin siguro na namalikmata siya. Ayun, so nakita niyo naman yung una namin dinaanan, okay yung kalsada. Pero kaya lang dun talaga sa parte na yun hanggang tok-tok na daw wala na. Kaya balik na lang talaga. Pero okay lang, ang ganda nito. Nakita namin yung itsura dito. Ayun no. Grabe no. Grabe. Andiyan lang tayo kanina oh. Sa peskador tsaka dyan sa mga isla-isla na yan. Dyan tayo nag-ikot-ikot ng mga beach. Ganda no. Ganda niyan. Okay. Balik lang tayo saglit. Ilang minuto na. Hindi ko nakikita si Jan Pak sa likod namin eh. Ayun. Eto. Okay. Kasi kanina natanaw ko na dun, ayun yung kalsada. Tanaw na namin, wala pa din siya. Tapos sumito kami ni MotoGP para abangan, wala pa rin, kaya binaligan ko na. Pero buti eto, okay naman pala. Inaalala kasi namin yung motor niya, umuusok din kanina eh. Nasiraan eh, yun naisip namin, kaya binaligan na namin.
Pero buti okay naman. Hindi rin yata siya naka-waste pa. Kaya para sabay-sabay kami. Thank you, kuya. Nakuha. Nice. Nakuha pa yung damit. Nakuha. Saan yung gas station dyan, diba? Okay, wait lang. Dahil mabait to. Guys! May bibigay tayo kay kuya. Ano? May J3D pa dito. Bigyan natin siya. J3D damit? Oo. Okay. Dahil mabait si kuya eh. Inano yung damit eh. Sinoli. Kuya! Kuya! Yung nakapulot! Yung nakapulot! Ayan. Oh, sige guys. Ayan. Yun ang pasasalangat namin kay kuya. Ano ba si kuya? Ito medium, ito large. Medium siya eh. Medium. Ayan, okay. Ayan, ibigay na ni guys. Salamat. Ito daw yung sticker bro. Salamat. Pinapabigay. Okay. Nice. Okay si kuya. So yung mga katulad ni kuya eh, ayun, deserving sa mga ganong biyaya o mabigyan ng mga kahit ganon man lang, diba? Kasi sinoli niya yung gamit ni Kuis BP. O naghanap si Kuis at nakita naman ni kuya, binigay naman ni kuya. So yun. So, kayo mga kaalabok, ganun din yung lagi nating gawin. Pagka meron tayong mga nakukuhang bagay na hindi atin, pera man yan ha, kahit na milyon yung maging halaga niyan, huwag niyong ibenta yung pagkatao niyo dahil lang diyan sa pera na yan. O huwag niyong ipagpalit. 'Di ba? Kasi wala din yan, mauubos din yung pera na yan. So, maaaring sa ibang tao, hindi maging okay yung mga sinasabi ko na to ba. Pero sa akin, hindi nyo ako masusubok pagdating sa pera na ganyan. Kahit umangan nyo ako ng milyon-milyon na pera, isa solid ko yan. Sabihin mo ng iba na tanga. Pero kung ano yung tama, dapat yun yung ginagawa natin. Laging yung tatandaan na merong Diyos na nakakakita sa lahat ng ginagawa nyo at sa lahat ng mga iniisip nyo, sa lahat ng mga nasa puso nyo. Okay? So, tuloy na tayo sa biyahe mga kaalabok. Sana ay mapuntahan na namin yung tamang daan at yung ayos na daan. Medyo nangangapa pa kami hanggang sa ngayon. Okay, mga kaalabok, andito na kami ngayon sa lugar kung saan na pwede mag-inquire about sa canyoneering tsaka sa Kawasan Falls. Pero yung Usmeña Peak, malapit na rin dito. Kaya lang nagkaroon ng pagbabago ngayon. Hindi na kami aakyat muna dun sa Usmeña Peak dahil delikado raw sa ngayon dahil maulan. Kaya ang mangyayari ngayon, bukas ng umaga natin itutuloy yung pagpanik dun sa Usmeña Peak. Ayan, bago lumiwanag hanggang magliwanag, andun tayo, mapanik tayo sa taas. At after nun, tsaka natin itutuloy yung pagpunta sa canyoneering tsaka dun sa Kawasan Falls. Nakita ko yun ah! Wow, sexy! Oh. Eto ba oh, sexy din! Alam mo, kandito na kami sa ano, kung saan kami matutulog. Eto yung naupahan namin na kwarto. Yan oh, grabe, ang ganda dito oh! May balkonahe pa oh! Yan. Tapos kanina, pala si Jantfax. Ano, pagod ka na? Tignan mo yung akit ito yun, no? Inakyat namin yung kanina tapos dala pa namin yung box. Ang taas nito. Yun no, grabe kita nga yung mga ano dito eh. Yun no, kasya yung lima. Sa halagang 1.5. O, kasi tagta 300 lang kami dito. Sa kwarto na to. Tapos, ito yung CR. Grabe oh. Ang laki. Parang kwarto din yung CR nila. Yan. So, nagkaroon nga pala ng pagbabago mga kaalabok. Imbis na bukas ng umaga dapat Usmeña Peak. So, ang mangyayari ngayon, hindi na siya yung unang pupuntahan namin. So, pupuntahan namin una bukas is yung sa falls na sa Kawasan tsaka yung canyoneering. Dahil baka daw lumaki yung tubig, hindi pa kami makapunta.
So, yun yung suggest nung kausap namin kanina dito sa baba. Kaya ngayon, yun, mag-umpisa tayo bukas ng umaga sa Kawasan Falls at sa Canyoneering. At yung last natin, yung Osmeña Peak. Okay? Kawasan Falls, baby! Tawid na naman tayo. Go, MotoGP! Go! Konti na lang, malapit na tayo. Ha? Kuya, puso mo. Kapalo na to.